Salamat po sa inyong panonood sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Suportahan niyo po ang ating programa sa pamagitan po ng pag-click po ng follow, like, and share. At ganun din po sa aking YouTube channel. Ang aking pong YouTube ay Rose Alfonso. Kung hindi pa po kayo nag-subscribe, pakiclick lang po yung subscribe pati yung bell, pindutin nyo para ma-notify kayo sa aking bagong video. Ang aking pong paalala, kung hihingi po kayo sa akin ng payo, mas maganda po ay na-diagnose sa kayo ng doktor para tama yung aking ipapayo sa inyo. Tulad po si Angelo de la Cruz, Madam, sana po ay itopic po naman ninyo ang tungkol sa paninigarilyo at sa pag-inom ng alak. Tulad ko po, dati ako nagyoyosi, 9 months na po akong hindi nagyoyosi, 3 months na rin din po ako hindi na umiinom ng alak. Ang dami ko pong napansin sa katawan ko na pagbabago, lalo na salamat sa Panginoon. Ano daw po ang benefit ng pag-stop ng paninigarilyo at pag-inom ng alak? Unang-una po ang alak, pag tumigil ka, malaking tulong ito, no? Ang puso mo ay lalong lulusog. Maring sinasabi ng iba, ang pag-inom ng isang baso ng red wine, ito daw po ay good for your heart. Pero sa totoo, hindi naman totoo yun. Pagka kayo po ay umiinom ng alak ito ay tinigil nyo na, nakakababa ng presyo ng dugo. Pag tumigil ka, di ba sabi, ay iinom ako ng alak para it's good for my heart, di ba sabi? Pero sa totoo lang, pag tumigil ka sa pag-inom ng alak, bababa ang iyong blood pressure, bababa ang triglycerides mo, at maiwasan mo ang heart failure. No? Kaya sinasabi nila, one glass of wine a day is good for your heart. Pero sa totoo, mali yun. Kasi once na tinigil mo ang pag-inom ng red wine, bababa ang BP mo, bababa din yung triglycerides sa dugo mo at maiwasan mo ang heart failure. Pangalawa, pag tumigil ka sa pag-inom ng alak, maggagaling ang atay mo. Ang trabaho ng ating atay, nagsasalat ng lason. At ang alak, ito'y toxic sa ating katawan. Pagka heavy drinker ka, no? Ang mangyayari, nagiging dahilan ito ng fatty liver, cirrhosis of the liver, paninigas ng atay, it leads to liver cancer. Ang good news, pag tumigil ka sa pag-inom ng alak, magre-regenerate ang iyong atay. Ito ay muling babalik sa dati pag tumigil ka sa pag-inom po ng alak. Anong epekto sa sex life mo pag tumigil ka sa pag-inom ng alak? Alam mo, maaring sa simula, pag uminom ka ng alak, ay nagiging exciting or energetic at pleasurable sa mag-asawa. Pero, pag nasanay kayo nito, merong opposite effect, no? Pag nagkaroon ka ng alcohol abuse, naging addicted ka sa alcohol, ay magkakaroon ka ng problema sa ereksyon. Ang sex drive mo, ang sabi nga, sa babae, magda-dry ang vagina mo. Sa lalaki naman, ay meron kang erectile dysfunction. Hindi na siya nag-erect, hindi na siya tumatayo. Hindi siya nag-perform ng mabuti. Paalala po sa vitamin C, isang powerful antioxidant, nagpapalakas ng ating depensa panlaban sa sakit. Ang vitamin C po kasi tumutulong sa production ng white blood cells, tinatag natin the soldiers of the body, para labanan ang cancer, coronavirus, and inflammation. Ang vitamin C po nagpe-prevent ng cell damage and destruction. Kaya kung ikaw may sakit, meron kang vitamin C, agad kang gagaling at maiwasan mo ang severity or paglala ng sakit mo. Ang ideal way ng pag-inom po ng vitamin C,
30 minutes bago kang mag-almusal dahil ito'y water-soluble vitamins. At tapos, sundan mo ito ng pag-inom ng isang basang tubig. Mabibili ito sa Patnubay sa Kalusugan. Pwede po natin pali-deliver sa LBC. Kung interesado kayo, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabi niya yung pangalan, address at cellphone number ninyo at kung ano items na gusto nyong pa-deliver. Ano po pong epekto pag tumigil ka na sa pag-inom ng alak? Sasarap ang tulog mo. Maaring ang pag-inom ng alak, aantukin ka sa simula. Once na ikaw ay natulog, ikaw ay nagigising repeatedly in the night. Pagising-gising ka sa gabi. Plus, yung stages ng tulog mo, napipigil yung paghinga mo. Kaya nangyayari kasi kapag ikaw ay minum ng alak, maya-maya nagigising ka kasi naiihi ka. Kaya pag kasi po ang alak ay pampaihi to'y diuretic. Kaya pag uminom ka ng alcohol late afternoon and evening, hindi ka magkakaroon po ng restful na tulog. No? Kaya once na tinanggal mo ang pag-inom ng alak, ang iyong pagtulog ay magiging maayos. Paalala po sa activated charcoal, isang effective natural remedy as a home treatment sa digestive problem tulad ng food poisoning, diarrhea, kabag, sinisikmura, dighay, maasim na sikmura, at bad breath. Iwas tetano o impesyon sa sugat at rabies pag nakagat ka ng aso o pusa. Basta pag ikaw ay nakagat o nagkaroon ka ng open wound, ang una mong gawin, hugasan mo mabuti ng tubig at sabon. Tapatuyuin, langgasan ng agua oxigenada, betadine, tapos lagyan mo ng activated charcoal yung sugat para ito ay agad gumaling. Ang activated charcoal po ay isang potent natural treatment para kanyang ito po maabsorb yung toxin sa ating katawan. Kaya nga pag minum ka ng alak, ang alcohol ay toxin, i-absorb ng activated charcoal, mawawala yung morning headache mo o yung hangover at maiwasan ang sakit ng tiyan. Any time of the day, pag biglang sumakit ang tiyan mo, inom ka na isa ng activated charcoal. Pangalis ng kabag, pangdighay, asim ng sikmura. No? Okay, pagka kayo po ay tumigil, uminom ng alak, no? Ang mangyayari, no, pagka patuloy kayong umiinom ng alak, humihina yung germ fighting power mo up to 24 hours. Bawa, uminom ka ng alak. Yung body's germ fighting power mo humihina pag umiinom ka ng alak. Kaya yung large amount of alcohol, hihina ang iyong immune system at ang ability ng katawan mo to repair itself napipigilan. Kaya pag nag-stop ka na ng pag-inom ng alak, mabilis kang gumaling sa sakit mo. At susunod, pag tumigil ka na sa pag-inom mo ng alak, bababa ang presyon ng dugo mo. Kaya nga po, isang simpleng paraan para maging normal ang blood pressure mo, 120 over 80, ikaw ay tumigil sa pag-inom ng alak. Diba kung naalala niyo po yung flight attendant na si Christine Dacera, namatay po siya ng natural causes. Sabi po ng Philippine National Police, ang kanila po na rule out ang cause ng death niya nung bagong taon, hindi daw po ito crime. Nawalan siya ng dugo dahil sa pagputok ng kanyang aorta, yung malaking ugat sa puso niya, ito ang pumatay kay Dacera. Ang sabi po ng medical legal officer, police, ang sabi niya, ito ay cause ng aneurysm. Ano bang condition? Yung wall ng aorta niya humina, ito'y pumutok. Nagkaroon siya ng loss of blood. Maaring merong nag-build up ng mga cholesterol do sa kanyang artery, kaya nag-cause ito ng tapos tumaas ang presyon ng kanyang dugo at nag-cause sa blood vessel niya na umumbok, pumutok at nag-bleeding.
epekto rin po ito ng pag-inom ng alak. Alam natin, nagiinuman daw sila dahil syempre celebration, yun po ang naging reason, no? Kaya pag-inom po ng alak, mayan po, iwasan nyo na para maiwasan ng sudden death. Ang pag-inom, pag meron kang alcohol dependence, mahirap mong matandaan ng mga bagay-bagay. Mga heavy drinker, nakakapagpalabo ng iyong kaisipan, no? Pati ang emotion mo ay hindi rin makontrol. Pero pag nag-quit ka, ang brain mo, mariregain yung cognitive abilities mo. Kaya napakaganda na ikaw, congratulations ang Helito, na natanggal mo yung iyong pag-inom ng alak. Paalala po sa lecithin, panlaban ito sa dementia. Ito'y brain food. Napiprevent yung deterioration ng mental capacity. At ayon nga sa kanilang pag-aral ng lecithin, prevent Alzheimer's disease and other memory problem. Ano naman pong health benefit ng pagtanggal ng pag hindi ka na naninigarilyo? Ano sabi nga, ang pag-quit ng paninigarilyo, nare-rewire yung brain mo. Tumutulong para matanggal yung cycle ng addiction. Large number ng nicotine receptor sa brain mo ay babalik sa normal level pagkatapos ng ilang buwan na tumigil ka sa paninigarilyo. Tulad ikaw, 10 months, no? Tumigil ka na ng paninigarilyo, ay babalik po yung mga nicotine receptor sa brain mo na nagpapa-addict sa'yo, mawawala yan. Isa pa, magiging sharp yung mata mo, magiging sharp yung utak mo, magiging sharp yung pandinig mo pag tumigil ka na sa paninigarilyo. Maraming nagkakaroon po ng hearing loss or pagkabingi, merong relasyon ito sa paninigarilyo. Kaya pag tumigil ka manigarilyo, magiging sharp ulit ang pandinig mo. Magkakaroon ka na better vision. Ang pag-stop ng paninigarilyo, nag-i-improve yung night vision mo, napipreserve yung overall vision mo, na-stop yung damage dahil ang paninigarilyo ay madaling makasira sa mata mo. Tapos, pag nag-stop ka ng manigarilyo, lilinis ang bibig mo. Maiwasan natin yung dirty mouth. Alam natin, pag naninigarilyo ka, nagiging mabaho yung hininga mo. Kaya pagka ikaw ay tumigil na ng paninigarilyo, magiging healthy ulit ang iyong bibig. Kaya po yung naninigarilyo gusto nilang ma-stop, magpalinis kayo ng dila, magpalinis kayo ng ngipin, para yung mga nicotine ay yung nagpapa-aggravate ng addiction nyo ay mawawala. Paalala po sa Super B Complex, ito'y composition ng 8 B vitamins. Ito po'y nakaka-reduce ng stress, nagpapa-boost ng iyong mood, pantanggal ng hapo, at saka ang energy level mo ay to the max, no? It uplift your spirit, it improve your brain, your memory, magkakaroon ka ng good eyesight at prevent anemia. Ang iyong energy level ay tataas, magkakaroon ka ng good digestion, healthy appetite, and proper nerve function and muscle tone. Ang vitamins deficiency po, Super B Complex deficiency, nagkukos ng chronic fatigue. Kaya inumin mo ang Super B Complex right after breakfast. Kung ang vitamin C before breakfast, ang Super B Complex after breakfast. Once a day nyo lang ito iinumin. Ang sabi po ng heart, decrease heart risk, sabi niya yung heart mo, no, mababawasan ang panganib sa sakit sa puso. Ang paninigarilyo, isang leading cause po ng heart attack and heart disease. Maraming mga merong heart problem, ito po ay nare-reverse simply sa pag-quit sa paninigarilyo. Ang pag-quit ng paninigarilyo, nakakababa ito ng blood pressure, pati yung heart rate mo, at ang panganib sa heart attack, nagde-decline within 24 hours pag hindi ka na nanigarilyo. Ang thin blood, another effect o pag-quit ng paninigarilyo. Ang blood mo ay magiging hindi na lalapot at wala ka ng danger na magka-blood clot. Ang heart mo ay hindi na masyadong magtatrabaho ng
doble-doble kasi pwede niya nang paggalawin ang dugo na malaya kasi yung nicotine mula sa sigarilyo, nagpapalapot po ito ng dugo. Kaya pag tumigil ka sa paninigarilyo, ay maganda na ang daloy ng dugo sa buong katawan mo at bababa ang kolesterol mo. Pag nag-quit ka sa paninigarilyo, naalis mo yung mga fatty deposit na nandoon na, lo-lower ang level ng cholesterol and fat circulating sa dugo mo, nakakatulong para mapabagal ang pag-build up ng bagong fatty deposit sa iyong mga arteries. Yan ang kagandahan pag tumigil ka sa panin. Kaya sabi mo nga, ang ganda na ng pakiramdam mo. Dahil yun ang nangyari sa loob ng katawan mo. Paalala po sa calcium, magnesium with zinc. Ang calcium, ito yung mga particles na papasok sa heart muscle mo. During heartbeat, nagko-contribute po ang calcium sa electrical signal na nagko-coordinate sa heart function mo. Dahil yung calcium particle, ito'y tumutulong para mag-contract na mabuti ang heart mo, mag-pump ng dugo na hindi siya hirap. At meron siyang magnesium para ang yung heart muscle ay hindi po magkaroon ng hypercontraction. Ang calcium, magnesium, with zinc, ito'y mga mineral, nagpapalakas ng ating buto at nagre-regulate ng muscle function na pi-prevent ang muscle cramps. Ang calcium, ito'y susi, natural remedy, pampigil ng pagkahilo at osteoporosis. Ang calcium, magnesium with zinc, layon sa pag-aaral na stimulate yung body's parasympathetic nervous system, tumutulong para maging kalmante ka at relax ka, magkaroon ka ng better quality of sleep, lalo pag may edad ka na, maraming may insomnia sa atin, kasi tumutulong siya sa production ng melatonin, isang hormone nagre-regulate ang ating body's internal clock, tumutulong para you fall asleep faster at it enhance your sleep quality. Ang magnesium, calcium magnesium, ito'y antacid, treatment sa acid reflux, at kumokontrol ng GERD. Available po ito sa atin sa ating patnubay sa lusugan. Pag tumigil ka sa paninigarilyo, na-stop mo yung lung damage. Yung pagkakaroon po ng peklat sa baga, permanent na yon. Kaya importante mag-quit kang manigarilyo para hindi ka magkaroon ng permanent damage sa baga. Mga 2 weeks ng pag-quit mo ng paninigarilyo, manonotice mo, hindi ka na kinakapos ng hininga. Huwag ka nang maghintay na ikaw'y magkasakit sa puso o magkasakit sa baga bago mo tigilan ng paninigarilyo. At ang paninigarilyo, nagkukos ng emphysema. Wala pong gamot sa emphysema. Ang pag-quit ng paninigarilyo habang bata ka, maiwasan ng lung damage kasi mga air sac, mga supot ng hangin sa baga, ito'y nadadamage. Kaya para protektahan ka sa emphysema pagdating ng panahon, mag-stop paninigarilyo. It's good, nag-stop ka ng paninigarilyo, maiwasan mo ang pag-rupture ng mga air sac sa loob ng baga mo. Meron parang mga buhok or tawag po'y cilia, they start to regrow at nare-regain ang normal function quickly after na mag-quit ka ng paninigarilyo. First thing sa katawan mo para gumaling, and sometimes pagka tayo may sakit, inuubo ka. Ang trabaho ng cilia, ito'y nagwawalis, tinatanggal yung plema palabas sa katawan natin. Pagka nag-quit ka ng paninigarilyo, nagiging active yung cilia, they regrow ulit para ang function nila ng pagtanggal ng toxin sa yung mga plema sa baga ay napapakabilis. Kaya po yung mga cilia, ito ay they coming back to life. Kaya if you want to fight colds and infection, itong mga cilia ay they are working properly. Pagka nag-stop ka na ng paninigarilyo, nagiging active sila ulit. Alam mo ang ating pong crystal oil, ito po ay ginagamit ko araw-araw. Pagkatapos kong maligo ng maligamgam na tubig sa umaga at pagkatapos kong maghilamos bago akong matulog, naghihilamos ako, naghuhugas ako, hinuhugas ako kilikili ko, naghuhugas ako ng kamay, naghuhugas ako ng paa, naghuhugas ako ng aking private parts, no? Kaya ugaliin po ninyo pagkatapos yung maligo, yung masasakit na parte ng katawan nyo, haplasan nyo ng crystal oil.
kung meron kang kabag, masakit lagi ang tiyan mo, sinisikmura ka, naninikip ang dibdib mo, meron kang asthma, haplasan mo ng crystal oil yung dibdib mo. Ito po kasing ating crystal oil, siya po ay meron siyang eucalyptus, meron siyang menthol, no? Meron siyang luya, luyang dilaw, oregano, lagundi, kalingag. Ito, marami pa po siyang ano, herbal ito. Subok na mabisa sa sakit ng ulo, sa hilo, sa sipon, sa sinusitis, sa ubo at pamamalat. Pag may stiff neck ka, lagyan mo siya ng hot compress, tapos lagyan mo ng oil. Tapos yung coins, yung piso, gamitin siya pangkayod mo sa leeg mong masakit pag may stiff neck ka. Pag naninikip ang dibdib mo dahil sa hika o meron kang malakas na kabog ng dibdib, ihaplas mo sa dibdib mo. Meron kang kabag, may dysmenorrhea ka, try nyo pong haplasan ng crystal oil sa mga pulikat at varicose vein, arthritis at mga natapilok na pilay ka, haplasan nyo po ng ating crystal oil. Maganda rin yan sa varicose vein, patay na kuko, alipunga at eczema, pigsat allergy. Pag nabukulang ka, nakakapasa ka, haplasan nyo po ng ating crystal oil. Pag hindi ka makatulog para maayos ang yung tulog, maghaplas ka ng crystal oil dito sa may balikat mo. Kahit saan, dalhin mo yung ating crystal oil. Pag ito rin po yung maganda in case of emergency, na high blood ka, nahilo ka, para hikain, o kaya yung mga susumpungin ng epileptic, i-massage mo sa sikmura, hindi po matutuloy yung sumpong na yan. No po? At hindi ka rin dadapuan ng lamok, dengue at malaria pag hinaplas mo yung balat mo ng crystal oil, no? At saka isa rin po, pagka kayo'y tumigil sa paninigarilyo, bumababa yung panganib sa cancer, lung cancer. Kaya nare-repair yung damage pag nag-quit ka ng manigarilyo, naiwasan ang chances magkaroon ka ng lung cancer. Meron po tayong stomach and hormones, smaller belly. Pag nag-quit ka ng paninigarilyo, nare-reduce yung belly fat mo. Nalo-lower yung panganib sa diabetes mo. Pag may diabetes ka na, mag-quit ka ng maninigarilyo, bababa ang blood sugar level mo ng mabilis, no? Magiging normal ang estrogen level mo. Pagka ano, tayong mga babae, ang estrogen level po natin babalik sa normal pag nag-quit kang maninigarilyo. Kasi kapag kayo ay naninigarilyo, tataas ang estrogen level sa dugo, nagiging dahilan ito ng pagkakaroon ng bukol or cancer sa suso or pagkakaroon ng myoma. Sa lalaki po, pagka kayo tumigil sa manigarilyo, pag nag-quit kang manigarilyo, naiwasan mo na yung erectile dysfunction. Nag-improve yung chances magkaroon ka ng healthy sexual life. At ang dugo at ang immune system mo, ang white blood cells mo, pag nag-quit ka manigarilyo, ay pag meron kang injury, madali kang gumaling kasi ang mga white blood cells count mo, babalik si sila normal. Ito ang pangadepensa, ang panlaban natin sa infection. At saka nagkakaroon ka ng proper healing, pag nag-quit ka ng manigarilyo, nag-i-improve yung blood flow sa mga sugat, para makapasok ang nutrients at mineral at oxygen makarating sa sugat at gumaling agad. Kaya ang mga sugat hindi gumagaling kagad dahil po ang blood flow hindi nakakarating dun sa sugat. Pagka nag-quit ka ng manigarilyo, ang immune system mo ay ito ay lalakas kasi pag natanggal mo yung tar at nicotine ay magiging malakas ka at ikaw ay hindi manghihina. Magkakaroon ka ng strong muscle, strong bones, nag-i-increase yung availability ng oxygen sa blood mo at ang muscle mo at buto mo nagiging stronger and healthier pag tumigil ka ng manigarilyo. Paalala po sa omega-3 fatty acid. Yung mga tao meron depression, para ma-improve ang condition mo, uminom ka ng omega-3 fatty acid. Ito'y ginagamot ang mga psychiatric disorder. Ang ating pong omega-3, ito'y na-stabilize yung fatty deposit at nagiging healthy ang ating arteries, naiwasan mo yung pag nagiging flexible sila.
Kaya nare-reduce ang severity ng cardiovascular problem like heart attack pag nag-take kayo ng omega-3. Bababa ang cholesterol at triglycerides mo. Kaya kung meron kang irregular heartbeat, it's good for your heart. Ang omega-3 nakaka-iwas po sa blood clot. At kung menopause ka, maiwasan yung hot flashes. At ito meron siyang anti-inflammatory properties. Kaya kung meron kang arthritis, allergy and asthma, and inflammatory bowel diseases, mag-take ka ng omega-3 to prevent inflammation. Pwede po, paano nyo ito mabibili? Pwede nyo po kung i-chat sa akin Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, i-chat nyo lang ako, sabihin nyo kung ano yung items na gusto nyo pa-deliver, and then sabihin nyo yung pangalan nyo, yung address nyo, at saka cellphone number. COD po ang paraan ng pagpapwedeng cash on delivery or cash on pick up, no? O kaya pwede din kayo magbayad sa GCash. Pwede po natin pa-deliver to sa LBC, basta i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Dadako po tayo ngayon sa paalala na kung kayo po'y nakikinabang sa ating programang Patnubay sa Kalusugan sa Facebook, please ho, pakiclick lang po yung follow, like, and share. Dito lang po sa aking YouTube channel, pakiclick lang po yung subscribe kung di pa kayo nag-subscribe, pati yung bell pindutin nyo para ma-notify kayo sa aking bagong video. Dadako tayo sa ating food for thought. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ang salita ng Diyos ay ang kinasihan ng Diyos ang bawat kasulatan. Yun ang Bible. Ang mga ito'y mapakinabangan sa pagtuturo. Bakit po nasulat ang salita ng Diyos sa aklat na itim sa Bible? Ang Bible ay salita ng Diyos. Ito kaya ito nasulat para sa ating kapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, malalaman mo ang mali at tama sa pamagitan ng pagbabasa ng Bible. Malalaman mo ang baluktot at matuwid sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. At masasanay ka sa katwiran na pamumuhay kung magbabasa ka ng Bible. Ito ang para sa tao, para maging ganap ang ating relasyon sa Diyos. Mahanda tayong lubos sa paggawa ng kabutihan, magbasa tayo po ng Bible. Kaya napakahalaga ang mga promises ng Panginoon ay nasa Bible. Kung gusto nating lumalim ang ating pananalig at pananampalataya sa Diyos, madadagdagan ang ating pananampalataya at tayo po'y magiging lubos na maging maayos ang relasyon natin sa Diyos, basahin natin ang Bible. Sabi sa 2 Timothy chapter 3, 16 and 17, ang salita ng Diyos ay kinasihan ng Diyos ang bawat kasulatan. Ang mga ito'y mapakikinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagsasanay sa katwiran. Ito'y upang ang tao ng Diyos maging ganap na may handang lubos sa mabubuting gawa. Maganda gabi po. Nawa po ang pagpapala at patnubay ng Diyos ang sumaatin. At and God bless us all.